So what up guys, sa video ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano magbaklas ng clutch housing na wala, kung wala kang power tools. Kailangan lang natin ng 19mm na socket at sliding D wrench at saka itong ginagamit natin extension. Mas maiksi ng kaunti, mas maganda. So medyo mahaba kasi itong nabili ko. So bali itong tools na ito nasa halagang 200 plus lang lahat kasama na yung socket na 19mm. So para sa akin, ito yung pinakatamang pagbaklas ng clutch housing kung wala kayong power tools na gagamitin. Kasi kung gagamitin natin ito ng impact drive, yung pukpok natin pa loob. So pwedeng ma-damage yung kanyang mga bearing sa loob. Pwedeng mapiktuhan yung mga gear, yung mga bearing ng mga gear. So kung yung pukpok natin is pa-counterclockwise lang or pa parang katulad lang siya ng power tools. So walang madadamage sa loob maliban sa bolt kung talagang mabibigla siya. Hindi maganda yung paglalapat mo ng range. Pwedeng ang bolt natin is malustrid. Na kailangan na idiin mo ng husto para lapat na lapat bago mo pukpukin. So ayan guys, ilang pukpok lang natanggal agad natin, no? So nung unang baklas ko nito, medyo matagal na pukpukan ang nangyari kasi first time ko siyang baklasin kaya ganun matagal. Pero ngayon dahil nakailang baklas na ako nito, kaya madali na siyang, hindi na siya ganun katigas. So kapag naman ibabalik nyo, so ganun lang ulit yung gagawin nyo. Pupukpukin nyo lang ulit, pabaliktad o paklakwite. So yun lang guys, ilalagay ko yung link ng tools sa baba para madali kayong makabili sa online kung gusto nyo mag-order sa Lazada. Maraming salamat and always ride safe.